gawa tayo ng pancakes today. Aga ko nagising. Kasi gusto ko gawa ng breakfast yung asawa ko. And we have 4 days to go again. Punta na kami ng post na ulit. Yehey! Saan ba yung ano ko? Wait lang guys, sinapit ko na yung tripod ko. Hello, back to me guys. Kagawa tayo ng breakfast para sa ating pinakamamahal na asawa. Makikita ko sa inyo guys, may nagre-react sa likod ko. Paano gumawa ng pancakes na madalian? Ganito po. Lalagyan na lang ng milk. Tapos, guys, ilalagyan na natin doon sa pan. Yun lang. Diba? Mabilis lang siya, guys. Tapos, guys, doon maglalagay tayo ng ilaw para may bright sa mukha natin. Kaya tawanan na ako ng asawa ko, guys. Hirap pag ano, pag may nagre-react sa likod. Hi, guys! Welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Click the button below. And the bell. Yun lang. Nag-intro lang daw siya. Kung nakakapagsalita. Pagpanantin yung asawa ko kasi ayaw niya na sa ano siya. Nasa vlog. So, takpan natin siya. Riley, ito na naman yung gagawin ni natin. Kasi po, ito yung gusto niya. Kasi everyday, hindi naman lagi parehas yung kakainin niya. Minsan yung Polish na ganito, na cereal. Minsan yung ito, yung Irish white na miluba. Hindi ko alam kung Irish o ano. Guys, lalagyan na natin yung pancake natin. Tingnan natin. Pero ito, masarap talaga siya. Kasi, ilang beses na namin ito. Before, no, hindi pa kami nag-diet. Nag-diet na kami kasi ito ngayon eh. Nag-diet daw. Oh, God. Oh. Don't want to be in a bag, so I try to lock you. Kidding! Stop! Alright. Hindi pa siya mix with granola. Maganda na lang nito, nilalagay sa ano, sa bowl, tapos lagyan mo ng milk yung lang. Para mabilis eh. Ito hindi kasi magano eh. Ayaw niya. So balik ako sa inyo guys pag naluto ko na. Anak ko, ayaw bumitiw. Kay mama lang.
Hi guys! Feel po nung ano natin ngayon guys, yung tawag nito, yung pancake. Hindi siya din. Masyadong kailangan painitin pala ng mainit na mainit yung pan. Ayan guys, yung ano natin, na filled yung shadow luwanan. So, hindi siya naging okay yung pancake natin. So, yung breakfast natin, fail lalo yung breakfast natin, guys. Sorry. Kailangan natin mag-suffer. So, ang breakfast natin ay, pipiliting kong makook yun, maluto yun, guys. Ayaw din naman mag-breakfast ni Riley sa pagkain niya. Kung bakit. Wala pa kasi kaming tulog masyado. Kulang yung tulog natin, guys. Okay. Ko, kumusta naman yung ano natin? Para lang tayong nasa ano. Pasensya na kayo, guys. Wala tayong magandang damit ngayon. Hindi tayo nakapag-ayos ng maayos kasi maaga tayo nagising. So, maaga tayo nagising, guys. So, hindi ako nakapag-prefer ng maayos kasi akala ko makapag-vlog ako while nagluluto ng ating ano breakfast. Yung anak ko din, malikot. So, ayan. 4 days to go birthday niya na magwa 1-year-old na si Riley. Ay, bilis lang ng panahon eh. Ang bilis lang ng panahon, no? Hindi mo na mamalayan na wala na yung makeup. Hindi mo na mamalayan na sobrang bilis ng panahon na ano, sadyang napakabilis kaya. Kaya ito, mag-1-year-old na siya. Tapos, ang tagal na pala namin ang asawa ko. Ganon. Ganon bagay. Sobrang bago lang kasi din namin couple na mag-asawa. Alright. Nag-spend talaga ako ng time sa kanya. Which is not true. Which is true. Kasi pag umaga, talagang nag-spend kami together. Ganyan. Yung family time. Ganyan. Pero, pag ano guys, pag gabi na kagayang gabi, nagtadrama yung asawa ko. Pati din ako nag-drama. Yung moment na yun kagabi, sobrang ganda. Will happen ba? Mangyari sa amin yung time na yun. Hindi na ako mapaghintay kung mangyayari yung mga bagay na yun. Sa darating yung time na yun, sasabihin ko sa inyo kung ano yung pinag-usapan namin last night, which is syempre, kasama din kayo. Ilalagay ko yun sa vlog ko. Kasama ko sa vlog ko yun. Pag nangyari yung time na yun. Pag dumating na yung araw na yun. So, yun guys. Sana dumating yung araw na yun na malay natin. Mangyari. Malay natin. Hindi. Hindi lang ako sure. Syempre, mahirap din naman magano. Pero mas maigi na din. Minsan, kailangan mong maniwala. At, gawin ang mga bagay na yun na talagang mangyayari sa buhay mo. Kaya yun ang buhay ko ngayon. Hindi ko in-expect na makikilala ko yung asawa ko. Nagdadrama tayo ngayon eh, no? Hindi, nadala lang ako kagabi sa usapan namin ng asawa ko. Sobrang happy lang ako. Kasi, hanap ako lang yung lalaki. Nakahanap ako ng ganyang tao. Sobrang mapamilya. Isa sa kanya yung talagang pinoprotektahan niya yung pamilya niya. Ganyan. Basta yung mga bagay ng ganyang bagay. Gusto ko may kwento minsan sa inyo guys. Kasi nahihiya ako. Baka sabihin nyo kasi. Hindi ano. Ayoko lang na ano na darating yung araw na sabihin tao na ganyan. Ayoko yun, nasaktan ako. Mayroon na kasi ako narinig na gano'n. Sobrang sakit. Ano, sobrang sakit lang na maririnig mo yung mga bagay na gano'n. Tapos, ano, hindi mo alam kung ano isipin mo. Tapos, bigla kang manghina.
yung nakakalungkot minsan pag narinig mo yung ganyong mga bagay. Ikikwento ko anong ganun talaga. Sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Yung pagdating ng mga bagay na yan. Pagdating ng araw, sasabihin ko sa inyo guys. Sadyang malungkot lang tayo kagabi. Well, anyway guys, tatapusin ko lang tong ano natin. Yung breakfast natin, yung pancake. Kasi na nagloko yung pancake natin, hindi naging pancake, nasunog. Tsaka hindi siya okay, promise, hindi siya okay. Kaya hindi na gusto kumain lang yung asawa ko ng dalawa, tapos yun na. Umalis na siya. Hindi ko na-vlog guys, kasi minsan, sabihin ko sa inyo guys, hindi talaga siya sanay na na-vlog siya. I mean, nakikita siya sa camera. So, kahit naman ako, hindi naman ako sanay. Pero, I mean, hindi lang siya sanay na may mga ganung bagay. So, tinatry pa niya. Kagaya ko din, tinatry ko pa na sa inyo, magpakita, ganyan. Hindi naman ako talaga na sa vlog talaga. Ako pati yung anak ko. Pero, siya hindi pa yung talagang false yung ano ba yung wala, hindi ko na alam sa yung talagang hindi siya nahihiya, yung gustong-gusto niya na sa camera, hindi siya ganun. Kailangan talaga may mga part na hindi siya nandiyan sa vlog, minsan okay lang sa kanya, minsan hindi, 'di ba? Makikita niyo naman sa vlog ko, minsan wala siya, minsan nandiyan siya sa vlog namin. So guys, pag ito guys, baka ma-upload ko to sobrang late na, baka nasa Poland na kami pag na-upload ko to so guys. Pero I'll try my best talaga, promise. Nandito naman tayo, napapromise na naman tayo at lagi tayo na-feel. I'm sorry. So yung vlog natin today, hindi ko ma-upload today yan guys. Baka ma-upload ko to nung nasa Poland na kami or else hindi pa yung time na yun. Hindi ko lang sure, basta i-ano ko na lang tong vlog na to. Tatry ko i-edit soon. Tapos, tatry ko talaga makahabol ako sa araw. Kasi ang dami pa talaga. Hindi namang madami. Meron na lang akong yung vlog natin ngayon. Sigurado abo tayo. Tapusin ko lahat. Babalik ako sa inyo pag okay na kami. A few moments later. Hi, back again tayo guys. Kapag naluto ko na guys, sabi ko kanina babalik ako sa inyo. Sinabi ko ba yun? Nakalimutan ko ata. Well, anyway guys, naluto na natin yung breakfast natin. Kasi nga, na-fail nga kanina, ilang beses ako nasayang yung iba. Pero, okay na naman siya. Ito na yung breakfast natin guys. Pasensya na sa ala squatter yung ano natin, damit. So guys, may breakfast na tayo. Lalagyan natin ng Nutella. Kahit nagda-diet tayo. Yung diet, hindi makapag-diet. What happened? So guys, balik ako sa inyo pagtapos namin mag-breakfast. Kasi marami akong gagawin today guys. Maglilinis ako. Kasi hindi nakalinis yung asawa ko last night. Hindi nakapaglinis yung asawa ko last night, guys. Tapos, marami kaming gagawin today. Sana makatulog yung anak ko again ng matagal. Kasi, ang hirap niyang patulugin talaga. Tapos, mag-ano muna kami, guys. Tumatayo na siya. So, guys, kakain lang kami ng anak ko. Kasi nga, gutom na ako. Para makapag-ano na siya. Naantok na din siya. Kaya nagka-cranky na yung anak ko. So, I'll see you later, guys, pag may gagawin na ako na pwede nyo akong tulungan. Well, I'll see you later again. A few moments later. Kaya, naman, nakatulog siya. Kasi, tinatry ko lang, picture lang siya. Habang tinitingnan yung tatay niya sa messenger. Tapos, in a minute lang, nakatulog na siya guys. Kawawa naman. Sobrang antok na siya. Kasi ang aga namin nagising. Ang aga niya nagising. Nung nagising yung tatay niya. Pag gising talaga ng tatay niya, gising na din siya. So yun guys.
Na-update ko lang kayo guys kasi natutuwa. Oh, ang cute ni Riley. Kumawa niyo man. Nakatulog na talaga siya guys. So guys, I'll see you later in a bit. Hi guys! Hello again! Natulog na yung anak ko. Hindi ako nakapaglinis ng maayos. So guys, wala, pasensya na kayo kung wala tayong kahit ano sa mukha natin. Kasi hindi pa ako naglagay ng kahit ano ngayon. Ng kahit ano ngayon sa kilay ko, sa mukha ko. After nung nag-morning routine ako. Which is, ipapakita ko yun sa different vlog natin. At, wait lang ba? Luluto, magluluto ako ngayon guys ng toge. Filipino food na naman siya. Tapos yung chicken, which is different ano lang siya. Tawag ito, yung ulam lang namin. Na lalagyan natin ng gulay. So samahin niyo ako magluto at try natin kung masarap yung gagawin natin. So guys, nandito yung anak ko, which is kailangan yung umupo ngayon kasi pag hindi siya umupo guys, hindi tayo makapagluto. So, iusin ko yung buhok natin bago tayo mag-start. I'll show you how I do that. Onion. Yan guys, may bawang tayo guys. Balik ako sa inyo guys pag nakat na natin at mag-start na tayo magluto. Hi guys, nagluluto na tayo guys. Nilagyan ko na yung pan ng mantika. Sinikin lang natin siya guys. Tapos ilalagay ko na yung onion tsaka yung garlic. Siyempre unahin ko yung garlic tapos yung onion. Ilagay ko na yung onion guys. Tapos pag medyo brownie na siya guys, ilalagay ko na yung ano yung onion. Pag brown na yung ano yung garlic, yung bawang ba. Tapos pag nag-brown na yung bawang guys, dun ko na isusunod yung etong ano na to, onion. Lulutuin ko din to guys, yung ano na to, yung chicken. Yung ano siya, boneless na siya, tinanggalan na siya ng bone. Lulutuin ko siya guys for lulutuin ko yan siya, ilalagay ko sa oven, lagyan lang natin ng salt and pepper, tapos yun lang yung gagawin ko sa kanya. Maging side siya ng ulam namin. So hugasan ko lang siya tapos lalagyan ko na ng pepper. Guys, lalagyan ko lang siya ng pepper at salt. Tapos lalagyan ko siya ng mixed herbs. Basil. Para lang meron siyang ibang ano. So, i-ano lang natin, mamasahiin lang natin itong ating, syempre, kailangan nyo nag-ugas na kayo ng kamay nyo bago nyo gawin to. Make sure na nag-ugas kayo ng kamay, ha? Sure. So, mamasahiin lang natin itong ano natin, pagkain. Para ma-mix yung ano niya. Yung mga salt and pepper and yung herbs. Lalagay ko na guys yung onion. Lalagyan ko siya guys ng salt and pepper para medyo may lasa na yung ating para may lasa na yung ano natin guys, yung bawang tsaka sibuyas. Doon natin
doon natin ihalo yung gulay tsaka yung gulay tsaka ano yung toge tsaka carrots. Dahil ilalagay ko lang siya sa oven. Ilalagay ko lang siya ng 180. Ilalagay ko lang sa oven. Pwede niyo siyang prituhin yung manok, guys. Nasa sa inyo kung paano niya gagawin siya. Pero yun kasi yung ulam namin. So, depende naman sa gagawin niyo kung paano niyo siya gagawin. Yung ulam na to, yung ano ko lang to, guys, yung simpleng ulam lang namin. So, guys, once na na-cook na yung ano, yung tawag nito, yung bawang tsaka sibuyas, pag okay na siya, pwede nyo na ihalo yung carrots kasi medyo matigas-tigas siya bago nyo ilagay yung toge. Guys, nalagay ko na yung carrots. Nakita nyo naman po na nalagay ko na yung carrots. Pag nalagay nyo na yung carrots, it's medyo okay na siya, yung hindi na masyadong matigas, pwede nyo na ilagay yung toge. Yung ano na to, yung recipe na to, guys, hindi wala akong ano, sa akin lang, yung parang hindi ko alam kung paano, basta ginawa ko lang siya. So, ilalagay ko lang to, guys, yung chicken sa tin. Lagyan natin yung toge, guys. Ano, guys? Chicken cubes tsaka chicken cubes as papakita ni Paul. Papakita ko. Lalagay ako ng chicken cubes at chicken stock cubes. Tapos lalagyan ko siya ng tubig. Lalagyan ko siya na, guys, ng tubig. Tapos lalagyan ko ng, diba yung ilaw natin ngayon lang. Lalagyan ko yung ng soy sauce. So, yun lang yung ano natin. Lalagay ko na yung cubes while nagbo-boil ako ng water. Tapos, yun na doon. Ganun na. Pakita ko sa inyo. Balik ako sa inyo pag okay na siya, guys. A few moments later. So, guys, ito na siya, guys. Ready na siya, guys. Pwede na kayong kumain. Tara, let's eat, guys. Yan na siya, guys. Ready na talaga siya. Okay na yung ano natin, yung toge with carrots. Carrots. Hindi ko alam. Kasi bahala kayo. So, ilalagay ko na lang siya sa... Lalagay na lang sa ano yung chicken namin. Lalagay sa... oven. So, pagluto na yun, guys. Mamaya, pagdating na sa ako, ihanda ko yun para sa kanya. So, that's it, guys. Kung gusto niyo yung video ko, please like and please subscribe. Thank you.